So, good day mga paps. Ang video natin today is aalamin natin kung mag-i-start ba yung motor kapag kasira yung stator. Good day sa inyo mga paps. So, ang video natin today, mabilis lang na video to, no? Sasagutin lang natin yung katanungan ng nag-comment dun sa ating isang video. Ang tanong niya, is pwede pa rin po ba mag-start ng motor kahit sira ng stator? Example natin is XRM125. Ito, yan yung motor ko. So, ito, naka-stock stator to. So, ibig sabihin ng stock, hindi ginalaw yung stator, no? Ano siya, yung stator-driven yung kanyang headlight. Ayan, stock. Naka-halfway. Testingin natin, no? So, testingin muna natin, pandarin muna natin para malaman natin kung gumagana yung motor ko. Okay. Okay, yan. Gumagana siya, no? Yan. Testingin natin. Kapag ka sira yung stator, kung gagana pa rin ba siya kung mag-i-start pa rin. Patayin ko muna. Ayan. So, example, nasira yung stator. Okay. Ito yung stator natin. Yan. Ito yung plug ng papuntang stator. Ang gagawin lang natin is tatanggalin natin yung connection ng sa charging natin. Ito, yung kulay white tsaka yung kulay dilaw na wire. Yan. So, tatanggalin natin yung connection niya. So, ibig sabihin, kakat natin yung source na stator natin kasi tetest ano natin siya, yung example kung masisira yung stator, mawawala ng supply yung stator wire natin. Tatanggalin natin to. Bali, dito tayo magtatanggal ng wire natin. Ito. So, tatanggalin natin yung yellow tsaka white. Kasi yan yung pinaka-charging natin tsaka yung light coil natin. So, ayan, natanggal na natin yung dalawang wire, which is yung yellow tsaka yung white. Okay, tapos ibabalik lang natin. Ayan. Okay, yan. Ano na natin, isipin na natin na nasira na siya kasi wala na siyang source ng sa stator natin. Na kung sira na yung stator, aandar pa rin ba yung motor natin. Okay, testingin natin ha. Yan, testingin natin. Okay. So, testing natin kung aandar siya o hindi. Okay, umandar siya. So, nakita nyo, napansin nyo, hindi na siya umilaw kasi kinat ko na yung connection ng light wire natin, no? Tapos yung isa, yun sa charging wire. Okay. So, ayan, gumagana siya mga paps. Kahit sira yung stator nyo, gumagana pa rin siya. So, i-explain natin kung bakit siya gumagana. Patay muna natin. Okay. Yeah. So, example ng motor na to is ito yung XRM125. Yan. Bakit siya gumagana kahit sira na yung stator, no? Sabihin natin, kunwari, sira na yung stator niya, bakit siya gumagana pa rin? So, gumagana siya kasi itong example natin is XRM125. Ang stator nito is, kumbaga yung winding niya is dalawa. So, yung isa yung winding sa charging, tapos yung isa yung winding dun sa light natin o yung sa headlight natin. Yung sa XRM125, pag sinabi mong battery operated na CDI, yung source niya or yung nagsusupply sa kanya is DC, no, or yung direct current. So, pag sinabi mong direct current, so, ang nagsusupply sa kanya sa CDI is battery na. And then, kapag ka naman meron namang motor na AC type o yung tinatawag na AC na CDI, ibig sabihin, for example mo na, is XRM110. Ang stator niya, yung ganito kagaya niyan, yung stator niya is meron siyang, pag napapansin niyo yung stator niya, meron siyang nakabalot na kulay itim. Yan. So, yung stator na yan, yung nakabalot na itim, yan yung tinatawag na primary coil. Yung primary coil, naka-connect siya papuntang CDI. So, yung isang winding na yon, yung primary coil, siya yung nagsusupply ng power papuntang CDI. Yan.
So kapag yun is nasira, hindi na tatakbo yung motor. Yan. Sana nakatulong tong maikling video na to kung gagana ba yung motor kapag kasira. So dalawa lang yan. Kapag AC type yung CDI, kapag nasira yon sa stator niya, hindi niya na masusupply yung CDI, hindi na siya gagana. Isa naman, kagaya nito XR Mo 25 is hindi siya AC CDI. Hindi AC yung nagsusupply din sa CDI, kaya gagana pa rin siya kahit sira na yung stator. Ayan. So yun lang mga paps, sana nakatulong to make yung video na to. Kung gusto nyo pa ng ganitong klaseng video, mag-comment down lang kayo kung ano yung gusto nyo i-susunod natin yung video. Yan, comment down below lang. Click nyo lang subscribe para sa ganitong mga klaseng video, and then pag-click na rin yung notification bell button para lagi kayong ma-update sa mga gagawin nating video. So hanggang dito lang mga paps, ride safe lagi.